Magandang araw, Facebook friends! Ang ating mabuting balita ngayong araw na ito ay ayon kay San Marcos chapter 10 verses 32 to 45. Ito ay tumutukoy sa ikatlong pagbanggit tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Napapanahon rin ito sapagkat ngayong araw na ito ay Ash Wednesday. Ating sinisimulan ang panahon ng Kwaresma sapagkat pinapahalagahan natin ang ginawang sakripisyo ng Panginoong Jesus upang tayo ay isalba, upang tayo ay maligtas. May mga punto na magandang pagnilayan ngayong araw na ito. Una, paano ba tayo tutugon sa ginawa ng Panginoong Jesus? Isa sa mga maaari nating gawin ay ang pagbabalik loob sa Kanya, ang pagtungo sa sakramento ng kumpisal. Hinihintay niya tayo. Panahon ito upang tayo makipagkasundo sa Diyos, ihingi ng tawad ang ating mga nagawang pagkakasala. Pangalawang punto, panahon din ito upang gumawa tayo ng mga sakripisyo. Ngayong Ash Wednesday ay magsisimula tayo sa fasting at kada Biyernes ay ang abstinence. Bakit tayo kailangan magsakripisyo? Ang pagsasakripisyo ay ang paglaban sa kagustuhan ng ating sarili. Nang sa gayon, tayo ay nasasanay upang kapag lumapit sa ating sarili ang mga tukso, kaya nating paglabanan sapagkat sanay tayong magsakripisyo. Ikatlong punto, kailangan din nating paigtingin ang ating pagdarasal at ang pagtulong sa ating kapwa, pagtulong sa simbahan. Nararapat ito sapagkat tayo bilang miyembro ng simbahan ay may responsibilidad upang matulungan ang bawat isa. Bilang miyembro ng simbahan, tayo ay dapat makiisa sapagkat ang bawat isa ay nangangailangan ng mga dasal, ng grasya, at ito ay maaari nating maitulong sa bawat isa. So, sana ngayong panahon ng simula ng panahon ng Kwaresma ay ating resolba ng mga munting bagay na maaari nating gawin para sa ating kapwa bilang pagmamahal sa ating Panginoon. So para sa iba pang mga daily reflections, tayo ay mag-subscribe sa YouTube channel Faithbook PH. Maaari rin tayong mag-download ng Faithbook app. Maraming salamat at magandang araw muli sa ating lahat.